Praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. God bless you po, my beloved preacher, beloved Joey. Praise God. Hallelujah. At sa mga po ito, minamahal ko, tayo po lahat ay sama-sama po manalangin. Hilingin natin sa ating dakilang Diyos ang kapatnubay at paggabay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Mapagpala po namin, mahal na Panginoon Jesus, Diyos, sa mga po ito, malapain on. Labis po kami nagpapasalamat, malapain on, sa araw na ito, malapain on. Hallelujah, sa kalakasan namin taglay na pinagalaw mo sa amin, O Diyos, malapain on. Maraming salamat, malapain on, sa bawat yung doon ang bala na gawain na natapos na. Higit ang pagkilos mo sa aming kalagitnaan, sa iyong matamis na presensya, malapain on. Hallelujah. Malapain on, sa ganaki, wala akong magagawa, malapain on. Sa pangunat dalangin namin pong minamahal at ginagalang amin, mala pastor, langisan mo mga salita mo, Diyos. Pagpalain mo kami sa araw nito, malapay noon. Hallelujah. At sa pangalan mo, Diyos. Hallelujah. Amin sinasaway ang demonyo ng hadlang sa iyong gawain. Demons of entrances. Demons of belief and doubt. Cast out in the name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Praise God. At kayo po'y makabalik sa inyong mga kinupuan. Praise God. At bago lahat, hallelujah, aking pinapabot ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagsamba sa ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan natin ang ating pinakamamalapay noon. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Ganun din po, mga minamahal, aking dobleng paggalang at pagrespeto po sa ating pong dearly beloved, honorable pastor, evangelist, Will Distrada Almeda, the entire prophet and loving God. Hallelujah. Praise God. And always remember the blessed memory and teaching of our dearly beloved assistant pastor, Lina C. Almeda. Praise God. Purihin po at pinakamamalapay noon. And also the beloved children, purihin po malapay noon. Hallelujah. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Purihin po ating pinakamamalapay noon. Hallelujah. And also our beloved minister Wilde James Almeda, nasa dako pong Amerika sa kanyang buong sambayan. Ating beloved Ted and beloved minister Luke, mga minamahal ko, purihin pong ating dakilang Diyos sa lahat po ng ating mga webcast viewer, mga minamahal. Praise God. Everybody say, praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Ihanda po natin ating mga sarili, mga minamahal ko, sa pakikinig po ng salita ng Diyos, mga minamahal, sapagkat mahalaga po na maunawaan po natin at maintindihan po natin ang salita ng Diyos, mga minamahal, sa araw nito, mga minamahal. Praise God. Hallelujah. Sinabi po rito sa atin, tatalakayan, mga minamahal. Praise God. Examine yourself whether ye be in the faith, mga minamahal ko. Praise God. Hallelujah. Sinabi po sa Tagalog, siya sa atin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nasa pananampalataya pa. Praise God. So ang ating key verse, mga minamahal, dito po tayo sa 2 Corinthians chapter 13, verse 5. Praise God. The second book of the Corinthians chapter 13, verse 5. Examine yourselves whether ye be in the faith. Prove your own selves. Know ye not your own selves how that Jesus Christ is in you, except ye be reprobates? Ikalawang mga taga-Korinto, kapitulo 13, versikulo 5. Siya sa atin ninyo ang iyong sarili kung kayo na nga sa pananampalataya. Subukin niyo ang iyong sarili, hindi ba ganyo nalalaman? Sa ganang iyong sarili na si Hesus Kristo ay nasa inyo, maliban na kung kayo ititakwil na. Amen. Amen. Praise God. Napakaganda po ng sinabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal ko. Kaya mainam po na tayo po'y makinig, mga minamahal. Isang tabi po natin ang mga bagay natin pinagkakabalahan. Praise God. Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan upang tayo po ay makasunod. Praise God sa mga talata na ating mabibigkas, mga minamahal. Ang sabi ng Biblia, praise God, hallelujah. Malinaw po ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal ko, siya sa atin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nasa pananampalataya pa, mga minamahal. Ano po ang sabi ng Biblia? Siya sa atin ang ating mga sarili. Everybody say, praise the Lord. Yung sarili po natin, mga minamahal ko, siya sa atin po natin, hindi po yung katabi po natin, mga minamahal. Hindi yung kapwa natin, mga minamahal ko. Tayo muna. Tingnan muna natin ang ating mga sarili, mga minamahal ko. Ano na ba ngayon ang ating paglakad sa harapan ng Diyos? Tayo ba ay nasa pananampalataya pa, mga minamahal ko? Nasa kalooban pa ba tayo ng ating dakilang Diyos? Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Examine yourself. Ye be in the faith, mga minamahal ko. Prove your own self. Not other, mga minamahal ko, but ourselves, sabi ng Biblia. Mga minamahal ko, siya sa atin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba, kundi kung kayo'y nasa
nasa pananampalataya, maminamahal ko. Subukin ninyo ang inyong mga sarili, maminamahal ko. Kung tayo ba'y nasa kalooban pa ng ating dakilang Diyos, maminamahal ko. Dapat tinitingnan natin yan eh, maminamahal. Baka mamaya tayo po'y malayo na pala sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Bakit wala tayong ganang makinig na salita ng Diyos, maminamahal ko? Bakit wala tayong ganang magpuri sa mahal na Panginoon? Bakit hindi tayo nagtatapat? Siyasatin natin ating mga sarili, maminamahal ko. Sabi ng banal na kasulatan, maminamahal ko, dapat ang ating pamumuhay, ito po ay nasa kalooban ng Diyos. Maminamahal ko, katulad po ng ating minamahal, ginagalang ating mga pastor, our beloved evangelist, Wilkins Nadalmenta, the in-time prophet and loving God, ating beloved pastor, maminamahal ko, the beloved children, maminamahal ko, nakita po natin ang kanilang buhay, maminamahal ko, ito po ay lumakad sa kalooban ng ating dakilang Diyos, maminamahal. So dapat, maminamahal ko, tingnan po natin, sabi ng Biblia, napakagandang halimbawa para sila para sa atin, maminamahal. Praise God. O, marami ngayon, klase ng pananampalataya. O, hanggang pangaral lang, pero makita natin dito po, talagang buong buhay, ang pagsunod ng ating minamahal, ginagala ating mga pastor, beloved some pastor, maminamahal ko, the beloved children. Hallelujah, kailang buong sambahayan, maminamahal ko. Hallelujah. Ang sabi ng banal na kasulatan, maminamahal ko, dapat nga tularan pa natin yung kanilang paglilingkod, yung kanilang pananampalataya, maminamahal ko. Sabi ng Biblia, huwag nga natin kalimutan kung paano sila po'y naging magandang halimbawa para sa atin. Everybody say, praise the Lord! Sabi ng Biblia, alalahanin natin sila. Sila pa nga ang nagpupuno ng ating mga pagkukulang, maminamahal ko. Isipin natin, maminamahal ko, tayo po, maminamahal ko, pagtulog natin, mahimping tayo, minsan gigising tayo tanghali, hindi na makapagpuri diretso sa trabaho, maminamahal ko. Pero ang ating minamahal, ginagalang ating mga pastor, maminamahal ko, araw at gabi, nakaluhod na nalangin para sa atin, maminamahal. Pinupunuan nila yung ating pagkukulang. Embassy, pray the Lord. Ipinapanalangin tayo na sa ating pagpasok sa trabaho, ingatan tayo ng mga Panginoon. Hallelujah, na sa atin na buhay, maminamahal ko, na tayo pagpalain, pagalingin natin makaramdaman. Madaling araw pa lang yan, maminamahal ko. Saan kayo maghanap ng ganitong gawain, maminamahal ko? Wala kayong makita, maminamahal. Dito lang, sa Jesus Mary Crusade International Ministry, maminamahal. Maaga pa lang, ipinapanalangin na ang mga kapatiran, maminamahal ko. Pumunta kayo sa mga outstation natin, maminamahal ko. Yan din ang itinuro ng ating minamahal, ginagalang ating mga pastor. Madaling araw pa lang, nakaluhod na, maminamahal ko. Praise God. Hallelujah, mga nataas, mga gawa na tinuro ng ating mga pastor na ito'y gawin upang pagpalain ng mga kapatiran, maminamahal. Praise God. Kaya sabi ng Biblia, hallelujah, kung sila'y mabuting halimbawa para sa atin, ang sabi ng Biblia, huwag natin silang kalimutan. Tularan pa natin ang kanilang paglilingkod, ang kanilang pananampalataya. Embassy, praise the Lord! So binigyan tayo ng mabuting halimbawa, maminamahal. Wala tayong magiging kadahilanan, sabi ng Biblia. Atin muna buksan ang Hebrews chapter 13, verse 7. Praise God. From the book of Hebrews chapter 13, verse 7. Remember them which have rule over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. Amen. Dito po sa aklat ng Hebreo, kapitulo 13, ang talata ay 7. Alalahanin ninyo ang nangagkaroon ng pagpupuno sa inyo na siyang nangagsalita sa inyo ng salita ng Diyos sa pagdidili-dili ng wakas ng kanilang pamumuhay ay inyong tularan ang kanilang pananampalataya. Amen. Amen. Palakpakan natin ating dakilang Diyos. Maminamahal, tularan natin ang kanilang pananampalataya. O bakit ito sinasabi ng Biblia, tularan natin? Kasi magandang halimbawa sila para sa atin, maminamahal ko. Oh, praise God. Nakita natin sa kanilang buhay, sila'y pinagpala natin dakilang Diyos. Hindi lang sila, pati tayo, nadamay sa pagpapala ng ating dakilang Diyos sa kanilang pagsunod, sa kalooban ng Diyos, maminamahal. Praise God. Kaya sabi ng Biblia, tularan po natin na ang kanilang buhay ay ayon lamang sa Ebanghelyo ng Malapay noon. Katulad po sinabi ng Biblia na ganun din po ang ating mga buhay. Ating buksan ang Pilipos kabanatang 1 talata 27. In the book of Philippians chapter 1 verse 27. Only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ,
that whether I come and see you or else be absent, I may hear of your affairs, that you stand fast in one spirit, with one mind, striving together for the faith of the gospel. Amen. Dito po sa Pilipos, Kapitulo 1, ang talata ay 27. Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo, upang maging ako ay dumating at kayo'y makita, o wala man sa harap ninyo, ay mabalitaan ko ang inyong kalagayan na kayo'y matitibay sa isang espiritu, na kayo'y nagkaisa ng kaluluwa, na nagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Amen. Purihin ang ating dakilan ng Diyos. Ang sabi ng balakasulatan, ang inyong lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ng ating pinakamamalapang na Jesus. Mga minamahal ko, nandun po tayo po ay tumitibay. Mga minamahal ko, nagkakaisa, mga minamahal ko, praise God, nagsisikap sa pananampalataya. Mga minamahal, ito po ang sabi ng Biblia na ito ang ating buhay ngayon bilang mga tunay na anak ng Diyos. Sigabi natin, mga minamahal ko, na ating tayo po ay makasunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Kaya ang sabi ng Biblia, examine yourself, mga minamahal ko. Saliksikin natin, siyasatin natin mga sarili, mga minamahal ko, sapagkat kung tayo po ay nasa pananampalataya pa, mga minamahal ko, tiyak ginagawa natin ang kalooban ng Diyos, mga minamahal. Dahil kung wala na tayo sa pananampalataya, malayo na ang ating paggawa, mga minamahal ko, wala na sa kalooban ng Diyos, mga minamahal ko. Ipinamumuhay ang nais ng malapay noon. Katulad po ng tinatawag na holiness, yung kabanalan, mga minamahal ko, naalala ko, mga minamahal ko, year 2006, mga minamahal ko, first time ako po ay na-assign, mga minamahal ko, in-assign ang ating minamahal ginagala natin, mga pastor, sa Dubai, mga minamahal ko. Meron tayong kapatiran doon na follow up. Ang sabi niya, Brad, yung kabanalan sa Pilipinas lang. O sabi ko, hindi ho. Ang kabanalan, kahit saan ka, kailangan gawin mo, ipamuhay mo ang kabanalan, mga minamahal ko. At hindi ho nababago, mga minamahal ko, ang turo na iglesia, mga minamahal ko, mula noon hanggang ngayon, hallelujah, itinuturo ang kabanalan at ipinamuhay natin yan sapagkat yan ang itinuro ng ating minamahal, ginagalang ating mga pastor, ating bilabisang pastor, mga minamahal. Evangelist, praise the Lord. Kaya sabi ng Biblia, mga minamahal ko, if you are in the faith, mga minamahal, doing the will of God, ginagawa mo ang kalooban ng Diyos, mga minamahal ko. Pag sinabing kabanalan, ano po yung kabanalan, mga minamahal ko? Praise God. Hallelujah. Mahalaga po ito, mga kapatid. Kapag wala ka nito, hindi natin makikita ang karya ng Diyos. Hindi natin makikita ang mahal Panginoon. Kaya nga itinuro ng ating mahal pastor, buong tapang itinuro ito. Dahil pag wala ka nito, hindi natin mararating ang pangako ng ating dakilang Diyos. Praise God. Ating buksan ang Hebrews chapter 12, verse 14. Praise God. From the book of Hebrews chapter 12, verse 14. Follow peace with men and holiness without which no man shall see the Lord. Amen. Hebreo kapitulo 12, versikulo 14. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal na kung wala ito, sino may di makakakita ng sa Panginoon. Amen. Hindi natin makikita ang mahal na Panginoon, mga minamahal ko, kapag wala tayo nito, mga minamahal. Praise God. So pag sinabi kabanalan, mga kapatid ko, ano bang klase, ano bang gagawin natin, mga minamahal ko? Ang sabi ng Biblia, hallelujah, mahalaga po ito sa buhay po natin bilang mga anak ng Diyos. Everybody say, praise the Lord! Ating buksan ang 1 Peter chapter 1, verse 15 and 16. Praise God. The first book of Peter, chapter 1, verses 15 and 16. But as he which hath called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation, because it is written, be holy, for I am holy. Amen. Dito po sa unang Pedro, kapitulo 1, talata ay 14, 15 at 16. Ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay, sapagkat nasusulat, kayo'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. Amen. Amen. So, paano natin isasagawa ito, mga minamahal ko? Hindi tayo dating sa pananampalataya natin, sa maling pananampalataya.
mga minamahal ko. Ang sabi ng Biblia dito po ay tinuro sa atin. Ano ba ang dapat natin gawin? Ano ba ang dapat maging buhay natin bilang isang mga Kristiyano? Bilang isang mga tunay na anak ng Diyos. Una, ang sabi ng Biblia, yamang banal ang tumawag sa inyo, tayo po'y magpakabanal, mga minamahal ko. Saan? Sa lahat ng paraan ng pamumuhay, mga minamahal ko. Praise God, all manner of conversation, mga minamahal ko. Sa lahat ng paraan ng ating pamumuhay, mga minamahal. Sabi ng Biblia, una, praise God, paano natin sa gawa ito? The way you talk sa pamamaraan ng ating pananalita, sabi ng Biblia, ito po ay merong kabanalan. Everyone say praise the Lord. Kaya binago na tayo ng malapin, wala na yung pagmumura, wala na yung salitang walang kabanalan sa atin. Pinalitan na ito ng kabanalan ng ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord! Sabagat na sabi ng Biblia, ating buksan ng Matthew chapter 12, verse 36 up to 37, mga minamahal. From the Gospel of St. Matthew chapter 12, verse 36 and 37. But I say unto you that every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. For by thy words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned. Amen. Praise God. Dito po sa Mateo, Kapitulo 12, ang talata 36 at 37. At sinabi ko sa inyo na ang bawat salitang walang kabuluhang sabihin ng mga tao ay ipagsusulit nila sa araw ng paghukom. Sapagkat sa inyong mga salita, ikaw ay magiging banal, at sa iyong mga salita ay hahatulan ka. Amen. Amen. Praise God. Sa pamamaraan ng ating pananalita, tayo po'y dapat ay maging banal, mga minamahal ko. Sapagkat dito tayo hahatulan, mga minamahal. Sabi ng Biblia. Kung tayo magsalita, mga minamahal ko, ng kasinungalingan, ito po, mga minamahal ko, ay walang kabanalan sa harapan ng Diyos. Mga salitang kahalay-halay sa harapan ng Diyos, mga minamahal ko. Praise God, hallelujah. Ito hindi na dapat sa ating mananampalataya. Ang ating mga pananalita, ito po ay laging may biyaya. Sabi ng Biblia, ang bawat makakarinig sa ating mga salita ay pagpapalain ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kung pag-usapan natin ang buhay ng may buhay ng ating kapwa, anong mapupulot ng ating kausap, mga minamahal, o ating kaharap? Pag-usapan po natin ay ang kabutihan ng ating dakilang Diyos. Pagyamanin natin ang mga patutuon na natin pakinggan. Sabi ng Biblia, maging pagpapala po tayo, mga minamahal, Colossians chapter 4, verse 6. Praise God, hallelujah. In the book of Colossians chapter 4, verse 6, let your speech be always with grace, seasoned with salt, that you may know how you ought to answer every man. Amen. Mga taga-Colossians kapitulo 4, versikulo 6, ang iyong pananalita naway laging may biyaya, magkalasang asin upang inyong malaman kung ano ang nararapat ngayong isagot sa bawat isa. Amen. Ito na ngayon ang ating buhay, mga kapatid ko. Ang ating pananalita, mga minamahal ko, ay merong biyaya. Ang bawat makakarinig ay pagpapalain ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Praise God, hallelujah. Kaya ito po ay tinuro sa atin, mga minamahal ko, ng ating minamahal ginaga, ating mga pastor. Ating bilabas ng pastor upang tayo ay makatiyak sa ating makaligtasan, mga minamahal ko. Hindi lamang sa ating pananalita, mga minamahal ko, maging sa ating pagharap sa harapan ng ating dakilang Diyos. Alam niyo po ba, mga minamahal ko, hindi lang naman tayo umaharap pag-araw na sambahan sa malapay noon. Araw-araw po tayo, mga minamahal ko, nakikita ng ating dakilang Diyos. Kaya sabi ng Biblia, dapat i-present natin yung sarili natin sa harapan ng Diyos na ito po ay kaaya-aya sa harapan ng Diyos. Embassy, praise the Lord! Kaya nga dito po, mga minamahal ko, ultimo yung ating pananamit, itinuro sa atin yan, mga minamahal ko. Naalala ko po yung mga Bible study natin, bilabis ang pastor, mga minamahal ko. Ito'y hindi nagbabago, mga minamahal. Hallelujah! Praise God! Itinuro sa atin papaano tayo mamuhay talaga ng nasa kalooban ng ating dakilang Diyos. Ang sabi ng Biblia, hindi naman po yung puso ang iyaharap natin, mga minamahal ko. Yung sarili natin, mga minamahal ko. Sapagkat kung ano yung nasa puso natin, lalabas yan. Pag banal ang puso mo, tiyak mamumuhay ka ng may kabanalan ayon sa kalooban ng Diyos, mga minamahal. Romans chapter 12, verse 1, mga minamahal ko. Mahalaga po ito, mga minamahal ko, na ating maunawaan. Romans chapter 12, verse 1, praise God, hallelujah. At ianda po ang mga susunod na talata, Deuteronomy chapter 22, verse 5, praise God, hallelujah. Amen. From the book of the Romans chapter 12, verse 1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies
a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Amen. Dito po sa aklat ng Roma, Kapitulo 12, ang talata ay 1. Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos na siyang inyong katapatang pagsamba. Amen. Amen. Puri na mahal pa rin, mga minamahal ko. Hallelujah. Ang mga bagay nito, mga minamahal ko, ay pong tapang na itinuro sa atin upang tayo po ay makatiyak at magmana ng buhay na wala hanggan. Sa ibang pananampalataya, takot sila ituro ito, mga minamahal. Pero sa atin talagang itinuro ng ating minamahal, ginagala ating mga pastor, paano tayo mamuhay ng kabanalan, i-present natin ating mga sarili, mga minamahal ko. Kaya nga, wala na mga sister dito na nagpapantalon, maliban sa mga baguhan. Mga baguhan pa sila, hindi pa nila alam. Pero ngayon, wala na pong tayo makapatira ng mga beloved sister na nagpapantalon. Hindi na po sila nagpapantalon ngayon. Amen, say praise the Lord. Ganon din, wala na rin brother dito na kapalda, mga minamahal ko. O binago na lang malapay na yung mga nakapalda rito. Amen, say praise the Lord. Sapagkat sabi ng Biblia, kung gagawin ito, mga minamahal ko, ng mananampalataya. Sabi ng Biblia, ito po ay karumal-dumal sa harapan ng Diyos. Ang babae ay magsuot ng kasuot ng panlalaki, at ang lalaki ay magsuot ng kasuot ng pambabae, mga minamahal ko. At ibuksan ang Deuteronomy chapter 22, verse 5. Praise God, hallelujah. At yan darin po ang 1 Timothy chapter 2, verse 9 up to 10. The book of Deuteronomy chapter 22, verse 5. The woman shall not wear that which pertaineth unto a man, neither shall a man put on a woman's garment, for all that do so are abomination unto the Lord thy God. Amen. Dito po sa Deuteronomy, Kapitulo 22, ang talata ay 5. Ang babae ay huwag mananamit na naukol sa lalaki, ni ang lalaki ay magsusuot ng pananamit ng babae, sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumaldumal sa Panginoon mong Diyos. Amen. Amen. Karumaldumal, mga minamahal ko. Kaya sa atin, mga minamahal ko, itinuro sa atin ito upang tayo po ay maging kaaya-aya sa harapan ng ating dakilang Diyos. Palakpakan natin ang ating pinakamamalapay noon. Praise God. Ano pa ang sabi ng Biblia, mga minamahal ko? Praise God. Alam niyo, mga minamahal, sa sanglibutan, mga minamahal ko, sa mga hindi naglilingkod sa malapay noon, kaya sila napapahamak eh. Bakit? Sila po'y namumuhay ng hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Ano ang kanilang pamumuhay, mga minamahal ko? Sabi ng Biblia, praise God, at ibuksan ang 1 Timothy chapter 2, verse 9 and 10, and then Jeremiah chapter 40, verse 30. Praise God. Amen. 1 Timothy chapter 2, verse 9. In like manner also that women adorn themselves in modest apparel, with shamefacedness, and sobriety, and not with braided hair, or gold, or pearls, or costly array, but which becometh women professing godliness with good works. 1 Timoteo Kapitulo 2, versikulo 9 at 10. Gayun din naman ang mga babae ay magsigayak na manghing damit na may katimtiman at hinahon. Hindi ang mahalagang hiyas ng buhok at ginto o perlas o damit na mahalaga, kundi siyang nararapat sa mga babae ay magpapakabanal sa pamagitan ng mabubuting gawa. Amen. Puri ng mahal ang Panginoon. Sundan po natin sa Jeremiah chapter 4, verse 30. The book of the prophet Jeremiah chapter 4, verse 30. When thou art spoiled, what wilt thou do? Though thou clothest thyself with crimson, though thou deckest thee with ornaments of gold, though thou rentest thy face with painting, in vain shalt thou make thyself fair. Thy lovers will despise thee. They will seek thy life. Dito po sa aklat ng Jeremias, Kapitulo 4, ang talata ay 30. At ikaw, pagka ikaw ay napahamak, anong iyong gagawin? Bagaman ikaw ay nananamit ng mainam na damit na mapula, bagaman ikaw ay gumagayak ng mga kagayakang ginto, bagamat iyong pinalalaki ang iyong mga mata ng pinta sa walang kabuluhan, nagpapakaganda ka, hinahamak ka ng mga mangingibig sa iyo,
pinagsisikapan nila ang iyong buhay. Amen. Praise God. So ito po ang naging dahilan kung bakit ang mga hindi naglilingkod sa malapit ay napapahamak, maminamahal ko. Sabi ng Biblia, hindi sila namumuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos, maminamahal ko. O para sa atin, itinuro ng ating bilabid sa pastor, maminamahal ko, bilad mamadir, maminamahal ko, yung simpleng pamumuhay natin, maminamahal ko, ito'y sapat na, maminamahal ko, sa harapan ng ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Tayo po'y nakakasunod na sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, maminamahal. Praise God. So lahat ay tinuro sa atin, maminamahal ko, based on the Bible, maminamahal. Hallelujah, ang batayan natin ng Biblia, maminamahal ko, sabi nila, wala na lang tayo sa uso. Hindi na po tayo dyan, maminamahal ko, sapagkat iba na po tayo. Tayo po yung mga anak na ng Diyos, maminamahal. Tagapagmana ng buhay na wala hanggang, maminamahal. Praise God. Kaya ano pa sabi ng Biblia? Oh, pati yung pagpapahaba ng buhok, alam na po natin yan, maminamahal ko. Oh, wala pong nagpapahaba ng buhok ng mga brother sa atin, maminamahal ko. Yung mga sister naman, hindi naman nagpapaikli ng buhok, maminamahal. Kasi ito po yung nasa Biblia din, maminamahal ko. Based on the Bible, lahat yan ay tinuro ng ating minamahal, ginagalang ating mga pastor. 1 Corinthians chapter 11, verse 14 and 15, maminamahal. Praise God. 1 Corinthians chapter 11, verse 14 and 15. That even nature itself teaches you that if a man have long hair, it is a shame unto him. But if a woman have long hair, it is glory to her, for her hair is given to her, is given her for a covering. Amen. Dito po sa Unang Korinto, Kapitulo 11, ang talata ay 14 at 15. Hindi baga ang katalagaan din ang pagtuturo sa inyo na kung may mahabang buhok, ang lalaki ay mahalay sa kanya. 15. Datapat kung ang babae ay may mahabang buhok, ay isang kapurihan niya, sapagkat ang buhok sa kanya ay nag-ibibigay ng pagtatakip. Amen. Puri ng mga Lapinon. So based on the Bible, maminamahal ko, itinuro sa atin ng ating mga pastor, ating beloved assistant pastor, kung paano tayo mamuhay. Maminamahal ko, na naayon sa kalooban ng Diyos, maminamahal ko. At gawin natin ito, siyasatin natin mga sarili, maminamahal ko, kung tayo ba ay narito pa sa kalooban ng Malapay. Sapagkat mahalaga po na magawa po natin ito, ito po ay isa sa mga paraan upang tayo po ay maging tagapagmana ng buhay na wala hanggang, maminamahal. Na ang sabi ng Biblia, maminamahal ko, kayo'y magbago sa espiritu ng iyong pag-iisip at kayo'y magbihis ng bagong pagkatao. Dito na po tayo sa Ephesians chapter 4, verse 22 and 24. Praise God. The book of Ephesians chapter 4, verses 22 up to 24. That you put off concerning the former conversation, the old man, which is corrupt according to the deceitful lusts, and be renewed in the spirit of your mind, and that you put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Amen. Dito po sa Epeso Kapitulo 4, versikulo 22 hanggang 24. At inyong iwan ang tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan ng dating pagkatao na sumama ayon sa mga kahalayan ng pandaraya. At kayo'y magbago sa espiritu ng iyong pag-iisip at kayo'y magagbis ang bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katuwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Amen. Puri ng malapit. Ito po ang sabi ng Biblia, maminamahal ko. Praise God, na kayo magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip at kayo magbihis ng bagong pagkatao ayon sa Diyos na nilalang ng katuwiran at sa kabanalan katotohanan, maminamahal ko. Praise God, tayo po ngayon bilang mga anak ng Diyos, binihisan na tayo ng ating dakilang Diyos, maminamahal ko. Mula sa makasalanan ng buhay tayo hinango ng ating malapay. Hindi na natin babalikan yun, maminamahal ko. Kaya tingnan natin ang ating masarili, maminamahal ko. Ano ba ang ating paglilingkod ngayon? Baka tayo po ay merong panghihina sa ating pananampalataya. Hallelujah. Sabi ng Biblia, kinakailangan, hindi po tayo dapat dumating doon sa panghihina lagi, maminamahal ko. Kumari, huwag maminamahal mangyari ito sa buhay natin sapagkat hindi natin alam, maminamahal ko. Kung kailan darating ang malapit, paano ko dumating ang malapit, nandun tayo sa buhay, maminamahal ko,
na hindi kinalugdang at hindi kilang Diyos. Kaya sabi ng Biblia, mga minamahal ko, hallelujah, siya sa atin ating mga sarili. Kung tayo nasa pananampalataya pa, kung tayo pa, baka malayo na tayo sa presensya ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, tingnan natin ang ating mga sarili ko, anong meron tayo, mga minamahal ko. At kung makita natin kung anong meron tayo mahina, ito'y palakasin natin, mga minamahal ko, sa pamamagitan ng presensya ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Tanungin natin mga sarili, nakakadama pa ba tayo ng presensya ng mahal na Panginoon? Mga minamahal, natatapos na ang gawain, mga minamahal ko. Pero kumusta, mga minamahal ko, para wala nangyari sa atin, nakaupo lang tayo, mga minamahal ko. Pero doon sa mga nagsisikap, mga minamahal ko, hallelujah, mula pa kanina, damandama ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Alam niyo po, mahalaga para sa atin ito. Hallelujah, pag nadama natin ang presensya ng mahal na Panginoon, uuwi tayo may kagalakan, mga minamahal ko. Baon-baon natin ang kalakasan sapagkat ang mahal na Panginoon ang nagpapalakas sa atin, mga minamahal. Kaya sabi ng Biblia, sikapin natin, examine yourself, at sikapin na tayo nasa kalooban ng mahal na Panginoon. Ating buksan, mga minamahal ko, ang mga uling talata, mga minamahal, dito na po tayo sa, Lamentation chapter 3, verse 40, mga minamahal. Hallelujah, at ang ating huling talata, Psalms 139, verse 23. Book of Lamentation, chapter 3, verse 40, and last verse, Psalms 139, verse 23. From the book of Lamentation, chapter 3, verse 40. Let us search and try our ways and turn again to the Lord. Amen. Dito po sa aklat ng Panaghoy, Kapitulo 3, ang talata ay 40. Yes, amen. Hallelujah. Dito po sa aklat ng Panaghoy, Kapitulo 3, ang talata ay 40. Ating usisain at suriin ang ating mga lakad at manumbalik sa Panginoon. Amen. Amen. Praise God. Let us search and try our ways, mga minamahal ko, and turn again to the Lord. Siya sa atin po natin, usisain natin, suriin ang ating mga lakad, mga minamahal ko. Ano bang may lakad tayo ngayon sa mahal na Panginoon? Ano bang ating paglakad? Nakakasunod pa ba ako? Tingnan natin ang ating mga sarili, mga minamahal ko. At sabi ng Biblia, at kung tayo, mga minamahal ko, ay may mga pagkukulang sa mahal na Panginoon, tayo manumbalik sa Panginoon. Bumalik tayo sa ating sa mahal na Panginoon, tayo magsisi, mga minamahal ko. Sabi ng Biblia, kung tayo man ay nalihis, manumbalik tayo sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal ko, sabihin natin sa mahal na Panginoon, hallelujah, na siya na ang sumiyasa sa ating mga puso. Sapagkat tayo minsan, hindi natin makita minsan ang ating mga sarili. Mas madali natin nakikita ang ating mga kapwa, mga minamahal, kesa ang ating mga sarili, mga minamahal ko. Sabi ng Biblia, siya sa atin ang ating mga sarili. Ano na ba ako ngayon? Nakakasunod pa ba ako? Nasa kabanalan pa ba ako? Nasa kalooban pa ba ako ng ating dakilang Diyos? Bakit malayo ang presensya ng mahal na Panginoon para sa atin, mga minamahal ko? Pero kung ikaw ay lagi nakakadama ng presensya ng mahal na Panginoon, ang ibig sabihin, mga minamahal ko, ikaw ay nasa pananampalataya pa. Ikaw ay nasa kalooban ng ating dakilang Diyos. Ngunit sabi ng Biblia, kung wala na, manumbalik ka sa ating dakilang Diyos. Basahin po natin ang last verse, Psalms 139, verse 23. Praise God, at maganda na po ang ating beloved instrumentalist, mga minamahal. Hallelujah. Praise God. The book of Psalm, chapter 139, verses 23 and 24. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. Dito po sa mga awit, Kapitulo 139, ang talata ay 23 at 24. Siyasatin mo ako, O Diyos,
at alamin mo ang aking puso. Subukin mo ako at alamin mo ang aking mga pag-iisip. At tingnan mo kung may anumang lakad na kasamaan sa akin at patnubayan mo ako sa daang walang hanggan. Amen, praise God. Kaya ano, sabi ni Aring David, maminamahal ko. Siya mismo, maminamahal ko. Hallelujah. Minsan hindi niya makita ang kanyang sarili, maminamahal ko. Kaya sabi niya, maminamahal ko, tingnan mo kung may anumang lakad ako na kasamaan at ako'y patnubayan mo. Sabi niya sa mahal na Panginoon, search me, O God. Tingnan mo ko, mahal na Panginoon. Ganon din sa ating buhay, maminamahal ko. Hallelujah. Sabihin natin sa mahal na Panginoon, search me, O God. Tingnan mo, mahal na Panginoon, kung anong meron ako. Baka ako'y may pagkukulang sa iyo. Ituwid mo ko, mahal na Panginoon. Turuan mo ako, mahal na Panginoon. Sabagat bilang tao, maminamahal ko. Alam niyo ang naturalism ng tao mahina. Pero sino nagpapalakas sa atin? Bakit nagiging malakas tayo, maminamahal ko? Hindi o sa ganang ating sarili, maminamahal ko. Dahil o sa presensya ng ating mahal na Panginoon, tayo lumalakas, maminamahal. Without God, we can do nothing, maminamahal. Hindi natin kayang mamuhay para sa sarili lamang natin. Kailangan natin ang mahal na Panginoon. Kailangan natin ang tagapagligtas, maminamahal. Hallelujah, hallelujah. Kaya sa araw na ito, maminamahal, sabihin natin sa mahal na Panginoon, saliksingin tayo ng ating dakilang Diyos. Habang tayo maawit, maminamahal, hallelujah, bisang pambigyan natin daan sa ating mga puso, ang banal na presensya ng ating dakilang Diyos, maminamahal. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, maminamahal. Tunay po, napakabuti ng ating dakilang Diyos, maminamahal. Sa ministeryong ito, maminamahal, tayo tinutuwid, tinuturuan ng mahal na Panginoon. Napakapalad po natin, maminamahal. Noong araw, hindi natin alam ang kalooban ng Diyos. Kahit narinig natin ito, hindi natin masunod, maminamahal ko. Pero ngayon, pinagpala tayo ng ating mahal na Panginoon. Through the leading prayer of our dearly beloved honorable pastor, ang kanilang pangangaral, hallelujah, ay tumatanim sa ating mga puso, maminamahal. Tumatanim sa ating mga puso, maminamahal. Hallelujah, puri ng mahal na Panginoon habang tayo maawit, maminamahal. Ang ating nakapagligtas ay tapat para sa ating, maminamahal. Puri ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Praise God, hallelujah. Tayo pinagpuri sa ating mahal na Panginoon. Yes, hallelujah. Yes, glory to God. You are God. Yes, hallelujah. Your glory to lift your own mind. Yes, glory to God.
pagmamahal ng Panginoon. Hallelujah! Bye.
ito, mga minamahal, sa ating minamahal, mga paguhan, lahat ng ating beloved Lord, the preacher, Father God, yung salino para sa ating mga paguhan. At ito'y pinagpala natin ng ilang Diyos. Hallelujah. Minamahal, sa mga bisita narito, pinagpala po kayo natin, mahal na Pinon. Kaya po kayo narito dahil pinili po kayo ng mahal na Diyos. Ganun din po sa ating mga webcast viewer, ano man mga problema niyo sa ngayon, gaano man yung kabigat, kayang ilutasin ng ating mahal na Pinon. Ano man karamdaman, mayroon ka, wala ng kalunasan sa sinsa sa Doktor na Mahal, pagagalingin niya ng mahal na Pinon. Mga bisyo, nagpapahirap siya, gusto mo maging malaya, dito ka palaya ng mahal na Diyos. Pero ang apat naman ng reglamento yung gagawin mo na mas yung buhay. Unang-una po, kinakailangan maniwala kayo na mayroon isang Diyos na tagapagligtas. At walang ibang Diyos kundi ang ating pinakamamahal na Pinesus. Salamat ang Diyos na magbigay sa atin ng kaligtasan. Kapayapaan sa pusip, higit sa lahat na mayroon langit na gahintiya sa atin. Ang pananampalataya po, ito'y nakukuha sa pakikinig. Laging pakikinig ng salita ng Diyos. Alam ko po, kayo may pananampalataya dahil tumanggap kayo sa harapan. Pangalawa pong gawin minamahal, ang pagsisisi. Pagsisisi po at panumbalik sa mahal na Pinoon, ang pagsisisi minamahal sa ating makasalan, ito po'y pagtanggap na tayo makasalanan sa harap ng mahal na Pinoon. Mingi po tayo ng kapatawaran sa lahat ng ating mga kasalanan, minamahal, sa lahat, sapagkat lahat po tayo nagkasala sa harapan ng ating mahal na Pinoon. Yung ating mga karamdaman na yan, yan po ay bunga ng kasalanan. Dahil ating sa kasalanan ng mahal na Pinoon. Pagkatapos sa ating minamahal, hallelujah, humingi ng kapatawaran, minamahal, umpisa na po ng ating paglilingkod sa ating mahal na Pinoon. Sapagkat ang Diyos po walang tinatangin ng tao, minamahal, nais na Diyos lang ng tao magmana ng buhay na walang ga. Pagkatapos natin ngayon, minamahal, ang pagmanumbalik sa Diyos, tayo po'y tatanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ang bautismo po, minamahal, hindi po ito pagpamember, maging membro kay sa Jesus Christ. Sabi ni Pedro, minamahal, walang ibang pangalan na ibinigay sa sukat ng langit, sa silo ng langit, sa lupa, minamahal, na sukat na kaligtas ng tao, kundi sa pangalan ng ating pinakamamahal po ni Jesus, minamahal. Ang bautismo, ibig sabihin to emerge to plants. Ilibing po kayo sa tubig. Dati yung pagkatao, kasalanan, karamdaman, biso, na ilibing na sa pangalan ni Jesus. Pag-aon niyo po sa tubig, bagong nilalang na po kayo, napatawad ng kasalanan. At yung karamdaman na yan, gagaling karakadaka. At pang-apat po na gawin mo na mahal, patuloy kayo magsimba sa mahal po magsamba, patuloy dumalo. Sapagkat ang pang-apat po na mahal, gawa na po ng mahal na Diyos yan. Madaman niyo po yung Espiritu Santo ng ating mahal po. Sa ngayon po lamang na mahal, alam ko naramdaman niyo na presensya. Kaya wag po natin patigasin ng ating mga puso. Maging sa ating mga webcast viewer na mahal, ito po ang pagkakataon na para kay pagpala ng ating mahal po. Tanggipin niyo po ang mahal po na mahal, taas po mga kamay. Bilang tanda ng ating pagsuko sa ating sarili sa mahal, wag po kayong mahihiya na mahal. Di po dapat natin ikaiha pagtanggap pagiging Kristiyano sa mahal po. Sumunod po isa pa sa panalangin. Sambitin niyo po isang mga labi, minamahal. Mapagpalang Ama sa langit. Sa pangalan mo, mahal na Pinesus. Maraming salamat sa Ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan. Mahal na Pinesus. Ako po'y nagsisisi sa lahat ng aking mga kasalanan. Wala na ako'y nagkaisip hanggang sa mga oras na ito. Patawarin niyo po ako, mahal na Pinoon. Tinatanggap kita, Diyos at Hari ng aking buhay. Iligtas niyo po ako, sampo ng aking mga mahal sa buhay. Gawin niyo po akong tunay na Kristiyano, tagapagmana ng buhay na walang ga. Isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Sa pangalan ni Jesus, na aking tinanggap. Amen. Kami na lamang po, manalangin para sa inyo, minamahal. Hallelujah, si Lord. Hallelujah, si Lord. Opo, mapagpalang Ama sa langit, sa pangalan mo, mahal po ni Jesus. Sa unang dalangin akong mahal na pasto, banal na propeta mo. Hallelujah. Sa uling kapanahon, mahal po ni Jesus. Salamat po sa iyong mga kababayan na naniwala, nagtiwala, at sumampalataya na ikaw ang Diyos
na dapat paglingkuran bagi sa mga webcast viewer, mahal na Panginoon. Patawarin niyo po sila sa kailang mga kasalanan na gawa. Iligtas niyo po sila sa punag ang mga mahal sa buhay. Gawin niyo po sila ang tunay na Kristiyano, tagapagmana ng buhay na walang hanggan sa kalangitan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah.